And the sad part is this, hindi natin nararamdaman. What do I mean? Sa pagkakaupo mo ngayon, pwedeng may sakit ka na, hindi pa lang nagmamanifest at ikaw wala pang kabuang-muang. Yung iba, hindi makapaniwala. Well, let me give you two classical stories. And I would like to expound it after telling you these stories. One about the heart, and one about the big C. Okay? 2 years ago, may sikat na musician in the Filipino music industry. Pangalan niya, Mr. Eli Buendia. Sikat ho ba? Yes! Banda ng bukalistang? Yes! Bukalista ng bandang Eraserheads. Na-dissolve, nagtayo ng panibagong banda. Ano pangalan? Pupil, sikat na sikat. Lahat ng album ng Eraserheads, platinum, triple platinum. Ano nangyari? 2 years ago, okay, sumakit yung tiyan. Nagpunta sa doktor. Ginamot yung sakit ng tiyan. Napakinggan yung puso, abay iba tunog. Ni-refer sa cardiologist. Alam niyo po ba yung cardiologist? Doktor na espesyalista sa sakit sa puso. ECG, alam niyo po ba yung ECG? Lumabas yung resulta, abnormal. 2D echo naman ang ginawa. Dok, ano yung 2D echo? Ultrasound sa puso. 3- and 4-dimensional part of your heart's makikita. Yung muscles, yung pagpasok ng dugo, kung may bara o wala. Paglabas ng resulta ng 2D echo, pinatawag yung asawa. Sabi sa asawa ni Eli, hey, your husband, he is a ticking time bomb. Anytime, pwedeng atake sa puso nang walang nararamdaman. Tumawa yung asawa, Dok, are you sure? Asawa ko yung tinutukoy mo. My husband is just 31 years old. Walang nararamdamang chest pain. Hindi hinahigh blood. Paano mo masasabi may sakit sa puso ang asawa ko? Pinakita yung resulta ng 2D echo. Look at the result. 3 of the major arteries ng puso ni Eli Buendia, 100% black. Eh, Doc, ano kinakailangan gawin? I-bypass operation. Naliligin na po ba yung termo ng bypass? Yes. Sa tingin nyo, mura mahal? Mahal. Million ang hinihingi sa kanya during that time. Hindi na-operahan during that moment. Ano nangyari? Nabalitaan ng mga kaibigang banda, parokya ni Edgar, Kamikaze, and so many other bands, nag-produce ng concert. Tribute to Mr. Eli Buendia, Live Eli. Lahat ng proceeds binigay sa kanya. Awa ng Diyos, na-operahan na. Last year, nag-concert sila, reunion ng Eraserheads. Hindi natapos. Bakit? Nag-collapse in the middle of the concert. Early this year, tinuloy yung concert. Halos hindi matuloy-tuloy. Bakit? Sabi ng doktor, huwag ka masyadong ma-excite. Huwag ka masyadong magtatalon. Bakit? Baka himatayin ka uli. Why? Yung sakit, bumabalik. Can you imagine, 31 years old, hindi high blood, walang chest pain, pero may sakit sa puso. May iba lang ako. Di ba kayo wala kayong nararamdaman? Tama po ba? Di ba wala kayong nararamdaman? Di ba? Wala kayong nararamdaman? O, ganyan-ganyan sa Eli nung bago atakihin. Ayan, ganyan-ganyan yung mga ngiti niya. Ganyan-ganyan yung pagtawa niya. Let me tell you about the big C. Dok, ano yung big C? Cancer. Carcinoma. When we talk about cancer, there are always two kinds of stories. Dalawa lang. Yung isang kwento ganito. Naku, si kumari, may maliit na bukol sa breast. Ano raw, nagpunta kay doktor, sinuri, benign. Ano yung benign? Hindi malala, so huwag kang mag-alala. Yan yung isang uri ng kwento. Yung isang kwento ganito. Naku, si kumpare, nakita ko last year, ang taba-taba, ang lusog-lusog. O what happened now? Nakita ko last month, biglang bumagsak yung katawan. Bumagsak yung timbang. Pati mukha, bumagsak. Parang laging puyat. Hindi mapagkatulog. Tapos yung pagdumi niya raw, minsan batigas, minsan malambot. Pagpunta sa doktor, in-ultrasound yung sikmura. Naku po, may malaki palang bukol sa loob ng sikmura. Ano yung bukol? Cancer stage 3. Ano sabi ng doktor? 2 months to live na lang. Parang may butike ah. In short, itong kwento about cancer, malaya na kagad. Okay? Malaya. Guys, ito tanong ko sa inyo. Mas marami kayo kaysa sa akin. Kapag ang pinag-usapan cancer, ano yung mas madalas na naparirinig, na pag-uusapan, na pag-chichismis-chismisan? Yung hindi malala na benign o malala na kaagad? Ano mas marami? Malala. Sabay-sabay pa kayo. What does it mean? Pare-pareho kayo ng observation. Why? Guys, this is the reality. When we talk about cancer, there are only 4 stages of cancer. Stage 1, 2, 3, and 4. Wala pong stage 5. At itong masaklap sa lahat, guys. Pag ikaw may cancer stage 1,
at stage 2, most of the time, wala kang nararamdamang kakaiba. Pagpalo ng stage 3 at stage 4, dun lang mabubulabog yung sistema ng katawan mo, enough for you to be bothered para magpakonsulta sa doktor. And during that time, pag nagpakonsulta ka, late na. Stage 3, stage 4, natatangingan ka lang. Nangyayari hindi. Yeah. And worst of all, ito yung pinakasablay sa lahat. Ano yun? Ang Pinoy, pag walang nararamdaman, papacheck up hindi? Yeah. Sablay talaga. Sipin mo, yan ang Pinoy. Lawit na rito yung bituka na hindi pag-inuman pa. Ayaw pa pumunta sa doktor. Pag nalasing, tatanungin siya kung pare, pare, sa tingin mo, ano to? Ayan. Ano ba yung kumpare mo, doktor? Hindi, pubero. Ayaw magpunta kay doktor, pupunta, huli na. That's the sad part. Ang free radicals, guys, traidor. Traidor yan. At marami pa tayong ginagawa araw-araw na nagpapataas ng free radicals sa ating katawan. Like what? Ang lakas mo manigaling yung uminom ng alak. Aray. Dalawang bisyong nagpapadali sa buhay ng tao. Ano pa? Ang lakas mo kumain ng taba-taba. Taba ng baboy, balat ng manok, di ba? French fries, malutong na chicken, di ba? Pagka pinag-usapan, barbecue ang una mo kinakain, yung nasa dulo. Kesa yung karne, taba kagad. Di ba? Mataas po yun sa free radicals. What else? Ang hilig mo kumain ng sunog-sunog. Pag sinabing barbecue, gusto mo sunog, tapa, tostado, longganisa, gusto mo tostado, pagkain, gusto mo totong. Meron bang ganun? Di ba, hilig mo sa sausawan, toyo na may kalamansi, na may patis, na may sili, suka na may bawang, suka na may bagong balayan. Meron bang ganon? Hindi makakain ng walang sausawan? Meron. Guys, pag ikaw mahilig sa sausawan na maaalat, ang tendency lumakas kang kumain. At ang tendency, uminom ka ng maraming tubig. Eh, paano kung hindi na may ilalabas ng tama sa katawan mo yan? Di ba, dumadami yung volume ng likido sa loob ng katawan, pwedeng-pwede kang high blooding. Kaya nga sa loob ng ospital, ano sabi ng mga doktor? Low salt, low fat, diet. Bawal ang maaalat. Kasi ang tendency, high blooding ka in the future. Guys, yan ang free radicals. Traidor. Doc, ano pa ang free radicals? Yung mga stress. Yan ang mataas magbigay ng free radicals sa katawan. Doc, ano ba yung stress? Sa Tagalog, yan ang utang. Ngayon, taas ang kamay naman mga utang. Huwag mo na itaas, malalaman pa ng katabi mo. Sipin mo, may utang, may utang. Ano ang pakiramdam ng may utang? Di ba? Hirap mong ganun. Mahirap.